Pambansang loyalista. Pambansang loyalista. Dito mo makikita. Dito mo makikita. Pambansang loyalista. Dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang loyalista. Ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Magbibigay lang po ako ng update tungkol po sa naging pagdalaw dito sa bansa ni Japan Prime Minister Fumio Kishida, kasi marami pong nagtatanong kung ano daw ba ang naging bunga. O ito po, basahin ko lang, pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag nyo rin pong kalimutan palike naman po sa video. Maraming salamat, makikisuyo. Apat po ito, mga ka-PL, apat na mahalagang naging kasunduan ng bansang Japan at syempre ng ating bansa. Isa po ito, ha, sa mga naging bunga ng ginawang pagdalaw ni Prime Minister o Japan Prime Minister Fumio Kishida. Sana yun. Apat na mahalagang kasunduan ng Pilipinas at Japan nilagdaan. Ayan, nilagdaan na po, mga ka-PL. So, aasahan na lang po natin na mangyayari na po itong lagdaan na ito o itong mga nilagdaan na ito. Ayos, di ba? O, apat na mahalagang kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Japan sa pagbisita, ha, sa bansa ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida nitong Biyernes ng gabi, mga ka-PL. Sinaksihan kapwa ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Kishida ang paglagda sa mga kasunduang kapwa, ha, pakikinabangan ng dalawang bansa. Kapwa po, ha, hindi lamang ang bansa natin ang makikinabang, maging ang bansang Japan din po, mga ka-PL. So, walang lugi, no? Dumalaw dito si PM Kishida, ha? Mag-uuwi naman siya ng kapakinabangan sa bansa nila na mula rin sa bansa natin. Okay? Kabilang sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, ha? Official security assistance mula sa Japan. Okay? Kabilang na ang exchange of notes sa non-project grant aid o NPGA, ayan, para sa pagbili ng construction equipment sa road network improvement implementation at disaster quick response sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Una pa lang yan, mga ka-PL, ha? Siksik, liglig at umaabaw na po. Ayos, di ba? Pangalawa, kasunduan ng dalawang bansa para sa mga malalim na bilateral relations, particular, ha, ito na, sa maritime domain awareness at disaster response. Ayos, di ba? Pangatlo, Memorandum of Cooperation sa sektor ng pagmimina at pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan. Ha, sabi ko sa inyo, eh, parehas pong makikinabang ang dalawang bansa. Ha? Pero mas lamang po tayo, mga ka-PL. Mas marami po tayo naging pakinabang sa pagbisita ni Japan Prime Minister Kishida. Pang-apat at panghuli. Ilan lamang po ito, mga ka-PL, ha?
sa mga naging kapakinabangan natin sa pagbisita ni PM Kishida. Ilan lamang po ito, hindi pa po ito yung kumpleto talaga. Ito lang po ang na-highlights. At meron pa akong babasahin mamaya pagkatapos po nito. Memorandum of Cooperation sa Turismo sa pagitan ng Department of Tourism at Ministry and Land Infrastructure Transport and Tourism ng Japan. Kita nyo na? Ang lagdaan ng mga kasunduan ay inaasahang magbibigay at kooperasyon, relasyon at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ayos, hindi ito natin naranasan sa bansang China, mga ka-PL. Kundi ang pambubuli, pambabastos, pambababoy lamang ang nararanasan o nagiging benepisyo natin mula sa mga yawa na isingkit na yan. O, diba? O, eto pa. Update ko nga kayo eh, no? Kasi maraming nagtatanong, ano pala naging bunga nung ginawang pagdalaw ni PM Kishida sa bansa? Idagdag ko pa ho ito. Etong babasahin ko, maaaring hindi na po bagong bagay. Kasi marami ng bansa po ang gumawa nito sa atin. Pero, kaysa naman sa bumili pa tayo. Di ba? Breaking news. Congress, a special joint session of the visit of Japan Prime Minister Kishida Fumio on November 2023. Kauna-unahang kalumpati ng leader ng Japan sa Kongreso ng Pilipinas. Inanunsyo ni Prime Minister Kishida na magbibigay ng 12 po, mga ka-PL, 12 patrol boats, kita nyo na, ang Japan. Dito siyempre sa ating bansa, 12 patrol boats. Isang patrol boats pa lang. Kapag ka binili ho natin yan sa iba't ibang bansa, malaki din po ang halaga niyan. Kaysa naman sa gumastos tayo, ito, binigay lang po ng bansang Japan. Di ba? Ayos, isa po ito sa naging bunga. Bagamat hindi na po ito bagong bagay, dahil marami na pong mga bansa ang nakapagbigay nito sa atin, eh kasi naman sa bumili pa tayo. Di ba? Ayos, isa pa, radar, at iba pang bagay para magamit ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Radar, pakamahal ho niyan. Malaking bagay na po yan. Saan kaya ilalagay yan? Para nga naman, kung may papasok mula sa Himpapawid hanggang sa karagatan, na papasok ba sa ating bansa, makikita po siyempre ng radar. Alam naman po natin kung ano po ang function ng radar. Malaking bagay po yan. Maraming salamat po sa Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida. At syempre, maraming salamat din po sa bansang Japan na isa po ang bansa namin na napili po ninyo na dalawin, bisitahin at higit sa lahat, tulungan na rin sa mga bagay-bagay na may kakulangan po kami at sa marami pang mga bagay, lalong-lalo na doon sa apat na mahalagang kasunduan. Okay, ulitin ko po, maraming salamat sa bansang Japan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.